Lumaki ako sa Baseco. Kilala ang Baseco na taguan ng mga kriminal. Pag nagtaksi ka at sinabi mo sa Baseco ka pupunta, hindi ka nila ihatid dahil takot sila sa Baseco. Graduate ako ng high school pero pagka-graduate ko, tambay lang ako, walang trabaho. Namumulot ako ng basura, sumali ng gang, napapaaway. Yun yung kinalakihan ko kaya inisip kong hanggang dito na lang. Meron ako nabasa dun sa may barangay na nakapost na free school na para sa mga hindi nag-aaral, mga tambay. So sinubukan namin para lang kasi wala kami magawa. We teach construction trades like carpentry, masonry, electrical, plumbing, painting and finishing, and metalworks. We also specialize in the restoration and conservation of old structures. We're trying to reach out to them to make them responsible individuals. In Escuela Taller, we don't just teach them skills. We also try to instill values so that when they graduate, they're more prepared to go out there and look for employment. Maraming bagay na na-experience ko sa Escuela Taller, like yung attitude ko unti-unting nagbabago and yung skill ko, knowledge ko nadadagdagan. Nakapasok ako, hindi skilled ang trabaho ko. Ginawa ko noon, magpukpok ng flooring, magbutas ng flooring na napakatigas at makapal. So habang ginagawa ko yon, 2 to 3 months, nagpukpok ako ng flooring. Sabi ko, ito ba yung tinapos ko sa Escuela Taller? Nag-aral ako ng Escuela Taller para umangat din ang buhay ko. Pero noong time na sabi ko, ayoko na, nakita ng boss ko yung sipag ko sa pagtatrabaho, yung determination ko. Nakita nila at ginawa nila akong skilled. Nag-hire din kami ng mga graduates na galing Escuela Taller. Nagtuturo din ako ng free lecture sa office namin every Saturday dun sa mga taong gustong matuto at mag-aral at makapagtrabaho ng maayos na trabaho. Pinayuhan kami nung aming mga instructor at nung admin na umalis ng Baseco at maghanap ng ibang lugar na titirahan. Pero sa akin, hindi yun ang aking nasa isip, kundi ipakita sa Baseco na hindi tungkol kung saan ka nakatira at kung ano ang paligid mo para ikaw ay maging matawag na successful. It's not actually the material things that gives us the joy. It's knowing that he can do what he wants to do, that he can pursue. He has pursued part of his dream by using what he has learned from Escuela Taller. Wala ako siguro sa akin natatayo ako saan ako ngayon kung hindi dahil sa Escuela Taller. Kaya ko palang gawin yung mga bagay na inisip ko dati na hindi ko kaya gawin.